Noong isang araw, naglabas ang World Bank ng report tungkol sa income inequality o income disparity. Ang ibig pong sabihin niyan ay ang agwat sa pagitan ng mayaman at ng mahirap. Sa tala po ng World Bank, ang Pilipinas ay ika-15 sa mga bansang may pinakamalaking agwat sa pagitan ng mayaman at mga mahirap. Base po yan sa higit-60 bansang pinag-aralan. Kasunod po tayo ng bansang Thailand. Ano raw po ang mga senyales niyan? Halimbawa po, iranggo po natin ang mga Pilipino base sa kanilang yaman or economic status. Ito po yung nasa kaliwa. Dito naman po sa kanan, pinagsama-sama po natin ang lahat ng kinikita ng mga Pilipino. Ang 1% po ng mga pinakamayamang Pilipino, sa kanila po napupunta ang 17% ng lahat ng kinikita. Paano naman po yung mga hindi mayaman? Ito po, ang nasa bottom 50% pagdating sa economic status, nakukuha nila po ay 14% lamang ng lahat ng kinikita sa bansa. Kumbaga, mas malaki pa ang kinikita ng top 1% ng mga Pilipino kaysa sa pinagsama-samang kinikita ng kalahati ng populasyon ng buong Pilipinas. Pero sa lagay na yan, ayon po sa World Bank, umaabante na raw tayo dahil bagya naman daw yan lumiit ang income disparity sa taong ito. At malaki na rin ang binagsak ng poverty rate sa bansa. 49.2% noong 1985, panahon ng dating Pangulong Marcos, o halos isa po sa bawat dalawang Pilipino ang tinuturing noon na mahirap. Panahon naman ni Pangulong Duterte, nasa isa na lamang sa bawat anim ang mahirap or 16.7% noon pong 2018. Yun lang, dahil po sa pandemya, umakyat muli ang poverty rate sa 18.1% noong 2021. Ang pangamba po ng World Bank, merong long-term effects ang pandemya sa human development ng mga Pilipino. Halimbawa po, kalahati po ng average Filipino households ay naniniwala na kalahati lamang ang natutunan ng kanilang mga anak dahil sa 2 taon na remote learning. Pero po, para sa mga may hirap na households, mas marami ang nangangamba dyan. Halos 7 sa bawat 10 poor households naniniwalang kalahati lamang ang natutunan ng kanilang mga anak sa remote learning nung pandemya. Dahil po yan sa kakulangan ng gadgets o kaya matinong wifi connection o baka sa masimpleng dahilan na mas mahirap talaga mag-aral kung nakatira ka nga naman sa tabi ng rilis ng tren. Ang magiging resulta po nito, mas lalong maliit na kita para sa mga may hirap na gagraduate kung makatapos man sila. Pero merong good news naman po. Ang Pilipinas daw, number 1 sa gender equality po sa lahat ng Asian countries. Mas mataas din daw ang education levels ng mga babae sa Pilipinas. Yun lang, hindi parating patas ang swelduhan. Sa mga mababa ang sahod, madalas daw ay mas mataas ang 50% ang arawang sweldo ng lalaki kumpara po sa babae. Pero naman sa mga mataas ang sahod, lamang daw ang babae. Sa bracket na yan, ang arawang kita ng mga babae mas malaki ng 20% dahil mas mataas ang kanilang pinag-aralan.